patuloy nating ialay ang ating mga personal na kahilingan, ang kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat, halina mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Heso Kristo, ipinaaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayun din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot. Nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda
ng iyong loob. Sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawaang mahalaga ang iyong utos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatid ko, o Poon, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilos siya, kaya't hinihingi nila na magpakita si Jesus ng tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagsakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna po tayong lahat. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Siguro po'y maaari nating itanong sa ating sarili, ano po kaya ang pinakamatindi? Yung pong hindi ka makakita at hindi ka makarinig. O sabihin natin mas lalo pang kaawa-awa, nakakakita ka, pero you refuse to see. Nakakarinig ka, pero you refuse to listen or to hear. Siguro po ito po ang mas matinding bagay na pwedeng mangyari sa ating buhay. Alam niyo po, mga kapatid, ang ebanghelyo po ay ito. Ang mga Pariseo, nakakakita, pero ayaw nilang kilalanin ang mga tanda
na pinakikita ng ating Panginoong Jesucristo. Nakakarinig sila, but they refuse to listen and to understand. Kaya nakalulungkot mang isipin, ang ganitong uri ng bagay ay hindi po magli-lead o magdadala sa atin sa mas lalong kaliwanagan ng pananampalataya. Kaya kahit ano pong himala ang ginawa ni Jesus, bulag ang mga Pariseo. Kahit anong pagpapahayag ng kagandahang loob at ng mabuting balita ang pinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo, patuloy silang nananatiling bingi. Alam niyo po mga kapatid, ito po yung mga bagay na pwede ring mangyari sa buhay natin. Minsan sinasabi natin, ako ay mananampalataya. Pero kadalasan, ang ating pong pananampalataya ay lagi pong nakabase sa tinatawag nating mga extraordinary things, mga miracles, mga di pangkaraniwang nangyayari sa buhay-buhay. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi nga po ay ito, inattribute po ng mga Pariseo yung pong kamangha-manghang mga bagay kay Beelzebul sa tinatawag po nating kabutihang mga himala na ginawa ni Jesus na sinasabi nilang ito ay galing sa demonyo. Kung ganon mga kapatid, kailangan din po pala nating maging mapagsuri. Sabihin po natin kailangan nating maging maingat kasi nga naman po hindi lahat ng himala ay maaring magsimula at magmula sa Diyos. May mga himalang maaring magmula sa masamang spirito. Kaya siguro tayo pong mga Pilipino o mananampalataya, kapag halimbawa may narinig tayong isang himala, nako, dali-dali po tayong pumupunta. Bakit? Eh, may naghihimala eh. Lumuha yung imahen, dumugo yung mismong santo. Kaya naman tayo po para sa atin, ito po ay di pangkaraniwan. Kaya naman ang ating pong pananampalataya ay agad-agad po nating ikinakawing sa mga himala. Bagamat may katotohanan na sinasabi na ang lahat ng kapangyarihan, lalo na kung ito po ay sa larangan ng hindi po nating pag-unawa, ay kinakawing po natin doon sa ating pananampalataya na sinasabi natin na ito ay nagmumula sa Diyos. Nga lang, kahit na po ang ating Panginoong Jesucristo, batid niya po na ang mga tingingi ng mga tao ay ang tinatawag na himala upang makita lamang nila. Ito po'y isang test na sinasabi kung ikaw ay tunay na Diyos, magpakita ka ng himala. Subalit sa pagkakataon pong ito, batid ni Jesus ang pinagmumulan ng kanilang intensyon, ng kanilang saloobin, hindi upang maniwala, kundi upang lamang tignan ang kakayanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ganon mga kapatid, ang sinasabi po pala ng pananampalataya po natin ay hindi ang ganitong bagay, kundi meron pang mas matinding bagay na isinisiwalat sa atin ang mabuting balita. Kung inyo pong natatandaan, last Sunday, this Sunday na nakalipas, sunod-sunod po ang mga himalang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at pinakikita po niya ang kanyang pagka-Diyos. Ngunit hindi ito ang tinatawag na batayan ng pananampalataya na nais ni Jesus na tanggapin natin. Hindi nais ng Diyos na ang ating pananampalataya ay nakabatay lamang sa mga himalang nangyayari sa buhay natin. Eh paano po kung wala ng himala? Paano po kung hindi na lang magpakita ng mga extraordinary things na nangyayari sa buhay natin? Ano na ang mangyayari sa pananampalataya natin? Kung ganoon ang sinasabi po sa atin ay ito, buksan ang ating mga mata ng ating pananampalataya hindi dahil naghimala,
Buksan ang mga mata ng ating pananampalataya, hindi dahil sa mga may mangyaring hindi kamangha-mangha at hindi maipaliwanag. Ano po ang naisin ng Diyos sa atin? Alam niyo po mga kapatid, sa gitna po ng hirap ng buhay natin, karamihan po sa atin dito may karaingan. Karamihan po rito sa atin may karamdaman. Karamihan po sa atin dito ang tindi ng mga pinagdadaan ng problema. Kaya ngayon, ano po ang ginagawa natin? Dumudulog tayo sa poong Jesus na Nazareno upang bigyan tayo ng panibagong pag-asa na magkaroon ng tunay na lakas ang ating pananampalataya. Kung ito po ang batayan ng ating pong pagdulog sa Diyos, mga kapatid, ito po ang sinasabi ng ating Panginoong si Kristo, hindi man maghimala, ngunit tandaan nyo ang tunay na tanda ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay ang kanyang mga sugat. Ang kanyang pagbibigay ng sarili na pasanin ang krus. Ang kanyang pagkamatay sa krus. Ito po ang tunay na tanda at kapag nakita natin ang tanda ng paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo, nakakita po kayo ng tanda. Bakit? Kasi yung pong struggle nyo, yung pong problema nyo, yung pong karamdaman nyo, ito po'y isang tunay na pakikibahagi na sa tandang tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo dahil nagmamahal siya sa atin. At kapag tinanggap nyo po ang inyo pong mga suliranin, ang mga sakit na nararamdaman nyo, ang mga problemang ninaranas nyo, kayo ay nakikibahagi sa tunay na tanda ng pagmamahal ng Diyos sa atin at ang pagmamahal natin sa Diyos. Kaya mga kapatid, anuman ang pinagdadaanan mo sa araw na ito, anumang karamdamang physical, psychological, o anumang suliraning pinansyal, ang nasa sa iyo ngayon, lagi mo pong huwag kalilimutan, nakikibahagi ka sa tunay na tanda, at yan ay ang tanda ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Sinalarawan ngayon sa atin ng poong Jesus Nazareno ang tunay na paghihirap at ang tunay na pagharap sa buhay na paghamon sa atin. Kaya siguro po, kung mayroon mang dapat tayong hilingin, ito po ay ang magkaroon ng kaganapang lakas sa ating pananampalataya. Nang sa gayon, mayakap natin ang tandang ibinigay ng Diyos sa atin. At yan ay ang ating pakikibahagi sa krus ni Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na makapagpabuhay na matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ang ating tutugon, Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang hanggang kapagurang, maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat ng nagbabalik loob. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat, naway magkaroon ng malalim
at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi na ikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap, manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. O Panginoon, gabayan mo ang lahat ng mga ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo kami ng kaligtasan at banal na kapayapaan. Hinihiling namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ito alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawa, iyong inagpala. Sumasamo ang iyong bayan, ang kapit iyong basbasan, ang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway taguyod, gawin namin ito na pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpapuri namin ang nakikinabang ay kami rin ang iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banalikong bukal ng tanang kabanalan, kahit sa umagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati iyo niyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ganon din naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis.
muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kali sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kahit nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari Marioso, Diakono at ang tensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mong makasalo sila sa buhay na walang hanggan. Kaysa ng mahalabiring Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak sa pusong si Jose. Kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa umagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa dagubili ng nagagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Jesucristo, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkaroon ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananapikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Halinang manalangin para sa kapayapaan. Kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan. Kapayapaan sa ating tahanan. Kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo, at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. At init mo'y mag-
ko sa iyo at tatapatan mananatili kailan pa man. Announcement. Sa darating na Miyerkules, February 14 ay Miyerkules ng Abo na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 13, matapos ang Misa ng Ikalima, ay idaraos po natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Announcement for recollection. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang mga grupo o samahan ng ating simbahan sa ating unang Lenten recollection sa darating na February 13, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jesus Madrid, ang ating pong parochial vicar. Inahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig
ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang aming kahilingan, ang kahilingan ng inyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo po rin ang kanilang mga daladalang imahen, dasalan. At sa pamamagitan ng pagbibindisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila nung sila binyagan na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inibinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.